Next application po ay itong the hat. Isa sa mga application na ginamit sa basic OER. It is a random name picker. Pwede itong gamitin kung ang mga estudyante mo naghihilian kung sino ang unang magpe-present sa harapan ng kanilang mga gawa. O kaya walang gustong mag-volunteer kapag tinatanong mo ang buong klase regarding sa lesson. Pwede rin sa mga palaro o kaya parapon. Drone apps ito, interactive dahil ang gamit natin ay computer. Pwede din tayo mag-coin flip, katulad dito. Tao o ibon sa Tagalog. Yan, example. Yan, ibon ang lumabas. Kailangan mo bayaran ang paid version para ma-unlock ang ibang features. Pero dahil enough na yung unlock features niya, sapat na ito para magamit natin. For example, sa setting, gusto ninyo palitan ang container imbis na magic hat ay treasure chest. Makikita ninyo ang dialog box na ito. Ibig sabihin, mapapalitan ninyo yung container unless mag-avail kayo ng paid version. Para mag-add ng names, pwedeng individual, pindutin lang ang icon na to. Add individual names, pwede nating i-type isa-isa yung mga pangalan ng bata. Pero kung meron na kayo naka-ready na names ng bata, katulad nito, pwede nyong i-copy-paste. Ang problema sa pre-version ng dahat, hanggang 20 lang yung pwede nating i-copy-paste. Kaya kung 50 ang estudyante nyo, tatlong beses kayo magka-copy-paste. Example, pindutin yung icon, paste names from clipboard. Yun yung first 20. Next, copy ulit tayo ng another 20. Paste name from clipboard. Append to existing list. Siguro din yung i-click nyo ito para maidagdag doon sa unang list nating kinapi. Next, yung last. Kung sakaling may mali yung mga names nila, pwede natin silang i-edit. Pindutin lang yung icon na to, then edit selected names. Ang nakaselect ay yung Ambagan Jake. So, edit natin. Ayan. May lito na dialog box na to. Then, pwede natin siya i-edit. Then, okay. Ngayon, naka-ready na ang mga pangalan. Pwede na tayo magsimula. Pwede natin i-shuffle muna yung mga names. I-rumble muna natin. Okay. Ngayon, pindutin natin yung icon na ito. Draw names from hat. Yan, makikita na ninyo. Then, draw names. Yun yung lumabas na pangalan. So, si Santiago Trixie S. Kung gusto niyo naman higit sa isa yung mabubunot na pangalan, pwede nyo pindutin dito o pwede nyo ilagay yung kung ganong kadami yung gusto ninyo. Pwede nyo 5, pwede nyo 10, pwede nyo 20. Okay, example, 2 lang o 3, 3. Then, draw names. Yan, si Joanna, si Bianca, saka si Faith. Ganun lang kasimple gamitin yung ating application na dahat.